اوكي، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله ang ating tutugunan ang isa sa mga katanungan ng ating kapatid na walang iba kundi si Saki Niyaba. Saki Niyaba. So ang kanyang katanungan, kalakip ng kanyang katanungan ay meron siyang screenshot na kung saan ay gusto niyang i-clarify nga yung screenshot na ito. Basahin natin ang kanyang tanong. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabasa ko lang po paano po yung lagi po yung ginagawa sa Pinas, lalo na po yung mga estudyante. Okay? Morning routine, lupang hinirang at panunumpa sa watawat kahit mga Muslim student ginagawa. Shukran. Now, ano ba ang tinutukoy niya sa kanyang tanong? Ang tinutukoy niya sa kanyang tanong ay ito yung nabasa niya. Mayroon nakalagay dito. Hindi napansin daw na pagkakamali sa tawhid ng isang Muslim at ito ay pumapasok sa shirk. Una, panunumpa ng maliban sa Allah. Katulad halimbawa ng panunumpa sa watawat, mga kantang may halong panunumpa. Halimbawa sa lyrics na I swear by the moon in the stars in the sky. Okay? Yun nga. Hindi naman kaya ay pangalawa, sabi niya pagtayo sa pambansang awit at hindi pagtayo sa pambansang awit at bandila at pagsaludo para rito. Kapag kinakanta ang lupang hinirang o anumang pambansang awit ng isang bansa ay hindi maaaring tumayo at sumaludo para rito. At may bahagi ng lupang hinirang na taliwas sa tawhid. Ito ang linyang ang mamatay ng dahil sa iyo. Shep po ang linyang ito. Ang Muslim ay dapat na mamatay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ito yung nakasaad ika nga sa screenshot na kanyang gustong i-clarify. Una-una ating tutugunan yung tungkol sa tinatawag na panunumpa ng maliban pa sa Allah. Katulad ng panunumpa sa watawat, panunumpa sa mga buwan, sa bituin, panunumpa kay pulano, panunumpa sa kapitbahay, panunumpa sa aso, anything ika nga ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, walang duda ito ay shirk. Ang panunumpa ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuturing at ibinibilang na shirk. At ang dalil sa pagiging shirk dito ay walang duda ito ay matatagpuan sa napakaraming salaysay ng hadith. As isa na rito ay walang iba kundi ang hadith na naiulat sa Sunan at-Tirmidhi na kung saan isinalaysay ni Ibn Umar radiyallahu an, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashraka. Sino man ang sumumpa, kaya nga kasi ang ibig sabihin kasi ng half yung swear o oath, o di naman kaya isabihin natin ay yun panunumpa, o di naman kaya isabihin natin yun nga half o qasam sa Arabic ay pareha lang ang kahulugan na kung saan ito ay minsan mahulog sa tinatawag na yamin, ika nga. So, either ito ay oath or swearing o half or qasam. Nang maliban pa sa Allah, ito ay tinuturing na shirk. Tulad sa man halafa bi ghayri Allah. Sino man ang nanumpa ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng watawat, ng Pilipinas, at iba pa, tunay na naka-commit ika nga ng kufur. Siya ay naka-commit ng kufur ng walang pananampalataya at saka shirk pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sa ibang salisay ng hadith na matatagpuan, naiulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Rawahu al-Bukhari. Sinabi, sino man ang sumumpa, ika nga, o nag-swear or nag-oath, okay, at sasabihin niya sa kanyang pagsumpa or swearing or oath-taking, ika nga, wallati wal-uzza. Wallati wal-uzza. Sa ngalan ni Lat at saka sa ngalan ni Uzza. Ang Lat at saka Uzza at saka yung Manat, ito yung mga pangalan mga Diyos-Diyosan sa panahon ng Jahiliya. Sa kanyang sabihin, falyakul la ilaha illallah. Sabihin niya, la ilaha illallah.
Kaya sabihin mo, sino man ang tinatawag na sabihin natin ay manumpa, sabihin ang kanyang panunumpa, na wala ti wal uzza din, eh sinasabihin niya yun, sabihin niyang la ilaha illallah. O din naman kaya kapag ito ay nasabi niya, tapos hindi niya namalaya na yung pala'y mali, din sabihin niyang la ilaha illallah. Na kung saan maaaring tinatawag na i-apply ito, halimbawa sa tinatawag na pambansang watawat sa ating lupang hinirang, halimbawa sa mga estudyante sa Pilipinas, elementary, secondary, or college, ay sa isang Muslim ay naarapat na tinatawag na iwasan ito. Naarapat na iwasan ito. Kung sa kasakaling hindi maiwasan, halimbawa, okay, ikaw ay pinuwersa, ika nga, ng isang school o ng tinatawag na sabi natin ng teacher, halimbawa, nasa pamemorsa ka at ikaw ay nakorne at wala ka ng tinatawag na opsyon at hindi mo kayang tanggihan, then maaari kang maglupang ginirang. Ngunit pagdating sa tinatawag na sabihin natin na instead na sabihin mo yung mga bagay na may kaugnayan o may mga teksto, ika nga na ito ay naglalaman ng shirk, di sasabihin mong la ilaha illallah. Okay? So yun ay walang duda ay ito ay bagay na kung saan ay narapat gawin sa halip na gawin mo ang tinatawag na panunumpa ng malimang pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din nakalagay sa hadith din Ibn Umar radiyallahu anhuma, na kung saan si Umar bin Khattab, hindi pa alam na ito ay pagbabawal, siya'y nanumpa. Habang siya'y sumasakay, ay siya'y sumumpa ika nga sa tinatawag na panganan ng kanyang ama, which is tradition ng mga jahiliya na sumusumpa ika nga sa panganan na tinatawag na kanilang mga ninuno. Kaya nga dahil dito, narinig dito ni Propeta SAW, sila ay tinawag ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, ala inna allaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Katiyakan ang katotohanan na kang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbawalan kayo na kayo ay magsumpa o manumpa, ika nga o manunumpa sa ngalan ng mga ninuno ninyo o sa ngalan ng inyong mga ama. O man kana halifan falyahlif billah. At ang sino man ang nanumpa o kaya'y sumusumpa, ay siya ay manumpa o sumusumpa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa falyasmut. Kung hindi man, siya'y manahimik. Okay? Kung hindi man siya'y tinatawag na manahimik. So nangahulugan lamang na ang pagsumpa ito ay isang ibada. Ito ay tinatawag na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, anumang pagsamba na hindi narapat, ay na hindi nialis sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay tinatawag na shirk. Okay? Then kung hindi mo kaya ang tinatawag na limbawa, manumpa ng bukod sa hindi mo kaya manumpa sa Allah, then ikaw ay manahimik. At ganyan din ay nakalagay sa tinatawag na hadith na kung saan ito ay mula sa Musnad Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, na iulat din Ibn Umar radiyallahu anhu, na kung saan ay sinabi, man halafa bi shay'in duna Allah ta'ala faqad ashraka. Sino man ang nanumpa o sumusumpa ng anumang bagay bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya'y nakakumit ng shirk. Yan ay pangkalahatan bi shay'in, kasana din yung watawat, anumang bagay ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangkalahatan. So, sa madaling salita, ay kapag ikaw ay sumusumpa o manunumpa, ay kinakailangan sa pangalan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa pangalan ng sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga gandang mga pangalan. Malinaw? So, kaya't naman mga kapatid, ito yung kalagay ng mga estudyante. Halimbawa, kapag sila ay nanunumpa sa watapat ng Pilipinas, as much as possible ay huwag silang tinatawag na tumugon dito. Okay? Huwag silang makiayon dito sapagkat ito ay uri ng shirk. Kung sa kasakali man, ang mga estudyante na ito ay nasa bingit ng tinatawag na sabihin natin pamumwersa, okay, o sabihin pamumwersa ika nga, sila tinatawag na finoforce, din maaari silang sabihin natin tumayo doon na ang kanilang mga puso ay ligtas sa anumang tinatawag na ginagawa o gawain na ito. At pagdating doon sa mga teksto o mga salita na naglalaman ng shirk, ay wag nilang banggitin yaon. Bago sa halip na sabihin nilang la ilaha illallah. Okay. Patungkol naman sa tinatawag na pagtayo sa pambansang awit at bandila at pagsalulo para rito, na kung saan sabi, babasahin natin ulit, sabi, kapag ginakanta ng lupang hinirang o anumang pambansang awit ng isang bansa ay hindi maaaring tumayo at sumaludo para rito. Totoo yan. At may bahagi ng lupang hinirang na taliwas sa tauhid. Ito ang linyang ang mamatay ng dahil sa iyo. Actually, hindi naman tinatawag na sabi natin ay hindi naman siguro inuobliga sa mga school, halimbawa
ang pagbansan tinatawag na kailangan magpumunta ka doon, sumaludo ka o kaya tumindig ka o tumayo ka. I think bilang isang Muslim ay iwasan ika ngayong bagay na ito as much as possible, okay? Kung sakasakali man na ikaw ay natatakot, ika nga napirosahin ka, then mas maganda siguro na pumunta ka na ng school. Halimbawa, nang pagkatapos ng lupang, saka ka pumasok ika sa school, pagtapos na yung lupang hinirang. Pagtapos na, tinatawag na lupang hinirang. Ngunit kung sakasakali man ikaw ay nasa, sabihin natin, nasa tinatawag na pamumwersa halimbawa, kasi lahat ng tanabagay na pamumwersa, mukrah, ang tawag dyan is mukrah. Kapag ikaw ay tinatawag na mukrah, then walang anuman, ikaw nga na gawin mo ang isang bagay na hindi mo dapat gawin dahil ikaw ay tinatawag na mukrah. So kung sakasakaling ikaw ay nasa puwersa, halimbawa pinupuwersa ka ng school, halimbawa o okay, ng guro mo na kinakailangan ikaw ay umatin na tinatawag na lupang hinirang, din maaari siguro na ikaw ay tumayo lamang doon, ika nga, at hindi naman kailangan na marinig nila kung ikaw ba ay nagbanggit ng tinatawag na lupang hinirang. Ang mahalaga, tumayo ka doon at malayo ang sarili mo o ang tinatawag na puso mo at hindi mo kinalugdang, bagkus ito ay kinaiinisan mo, kinayamutan mo at wala kang magawa dahil ikaw ay nasa pamumuwersa. Malinaw? Pero kung sakasakaling pinakinggan ka, halimbawa inobserbahan ka kung talagang bang ikaw ay nagbabasa ng lupang hinirang, then pagdating doon sa teksto ng ang mamatay ng dahil sa'yo, then una-una, kung wala ka talagang opsyon na ika nga, na walang opsyon ng estudyante na sabihin yon, sabihin nila na ang mamatay ng dahil sa'yo, na kung saan ang intention niya, sabi nga nila, ang intention nila ay sa Allah, ang mamatay ng dahil sa'yo, Allah. Okay? O bagus, kapag dumating na sa linya na yan, ay huwag nilang sabihin, mas mainam yun. Huwag nilang tinatawag na sabihin yan. Sapagkat, bakit? Dahil ang mamatay ng dahil ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng bukod sa tinatawag na din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng bukod sa la ilaha illallah, tunay na ito ay isang tinatawag na, sabi natin ay paglabag sa tinatawag na batas, ika nga, na kung saan ang ating buhay at ang ating kamatayan ay tunay na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang batayan, na sinabi ng Suratul An'am, ayah 162 ng banal na Quran, sinabi ng Allah, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sabihin Muhammad, ng aking pagdarasal at ang aking pangangatay at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah ang Panginoon ng sanlibutan. So ang ating buhay, ang ating tinatawag na sabi natin ay kamatayan ay iniaalin lamang natin para sa ating Panginoong tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang nag-alin nito ng bukod sa kanya, tunay na ito ay shirk. Tunay na ito ay tinatawag na shirk. Okay? So sa madaling salita, mas mainam na iwasan ikaw kung kaya naman tinatawag na iwasan. Pero kapag ikaw ay nasa pamumwersa o mukrah ika nga, din walang duda na ito ay maaari mong tinatawag na gampanan. Tayo-tayo ka lamang doon, tatayo ka lamang, okay? Tapos hindi ka magsasalita ng anuman. Malinaw? At ang iyong puso at ang iyong tinatawag na sabihin natin ay diwa ika nga, okay, ay malayo sa bagay na ito bagkus kinamumuhian mo ito. At kung sakasakali man na ikaw ay magsasabi, ika nga, at babanggitin mo yung nilalaman ng sabihin natin na panunumpa o din naman kayay ng lupang hinirang, then ay doon sa mga tekstong naglalaman ng shirk ay iwasan mo ito bago sabihin mo ang la ilaha illallah o din naman kaya ay huwag mong banggitin dito. So Allahu a'lam bisawab, na wailigtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga sudyante natin, ang mga Muslim, ika nga nag-aral sa tinatawag na secular studies, inaw ay pangalagaan sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ay ipreserve ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pananampalataya at ilayo sila mula sa anumang klase ng shirk na kung saan ay naglalabas sa kanila sa tinatawag na Islam at maging sa tinatawag na maliliit na shirk. Na ay pangalagaan lahat ng umma sa anumang mga kapahamakan at lalo na sa tinatawag na pagtatambal sa Allah. So Allahu a'lam bissawab, subhanaka bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.